Bagong brand na naman sa budget range. And yes, this is below 10,000 pesos. Ito yung debut model ng brand na Fermata. Yes, the store that brought us is Meijer and Luxars. May sariling brand na sila ngayon. So this guitar is their entry-level model. It comes with the poplar body, HSS ceramic pickups, maple neck, bone nut, stainless steel frets, and with the longest setup warranty of 6 months. Ako si Pax, and let's check out this guitar. So this is the Fermata ST1H. Nakakatawa naman, brand na yung Fermata ngayon. This is their logo and headstock. So yung body ng gitarang ito is poplar with curves similar to an actual Fender. Well, I'm noting this now kasi may mga models na lumalabas ngayon na boxy yung shape katulad ng body ng LGY Rookie Strat or a PRS cut like the RJ Vibecaster. So ito yung cut nito, yung traditional Fender Strat. So this guitar comes in 4 colors. This one is the vintage white, kakulay siya ng gitara ni Jimi Hendrix. May black din, surf green, and gray. Sa neck naman, naka-maple ito pati sa fretboard. Satin yung finish sa lahat ng surface. May manipis na coating ito para maprotektahan yung wood from dirt. Kita nyo sa ilaw, may konting reflection, di ba? The neck profile is not that slim. It's more of a modern rounded C. Nasa realm pa rin ito ng manipis, pero you will feel a chunk, especially when you do thumb overs. And then sa fretboard, syempre, naka-stainless steel frets ito with rounded edges. Syempre, Fermata yung isa sa mga unang nagpasok ng budget guitars dito na naka-stainless steel frets. So malamang yung gitarang gagawin nila, naka-stainless steel frets din. So yung frets nitong ST1H, nasa loob siya ng fretboard, no? So wala kayong makikitang edges and feelers na nakausli dito sa may gilid. You will have a smoother glide. Although beware na pwede mag-slip out yung string when you bend the low and high E strings outwards. Next, we head over sa headstock nito. Ah yes, this is the start of beautifully crafted Pinoy brand headstocks. Nag-start ito with Clifton eh. Oh ha? Actually, may mga gumagawa na nito before like PV or Fano. But I'm happy to see Fermata to do this to their own design as well. May boutique feel eh. Now sa tuners naman, regular lang ito. Pero dito sa may nut, naka-bone ito. So you get better sustain and a bit of warmth. Now ang gusto ko sa nut nila is yung pagkaka-file. Maluwag na naka-V. So you get better tuning stability. Now ang maganda pa dito ay naka 6 month setup warranty ang Fermata. That is their basic setup plus. So anytime you hear a pinging sound or natataasan kayo sa action, pwede nyong ibalik sa kanila at aayusin nila.
Alam nyo, sa guitars within this price range, there's only so much na pwedeng i-upgrade ng mga brands. Pinaka nagkakatalo talaga yan sa after sale service kasi sobrang grabe ng variation sa factory setup ng mga budget guitars. Now, this actually gives Fermata an edge kasi at least may assurance kayo na gagana ng mabuti yung gitara ninyo. Okay, now let's head over dito sa may pickups. Naka-HSS ito with ceramic magnets. Well, ito yung typical na makukuha ninyong pickup magnets sa price point na ito. Sa bridge, naka-humbucker ito pero wala pa itong coil split. Anyway, this guitar is shielded with graphite paint to reduce noise sa mga single coils, pero konti lang yung nakalagay dito so huwag kayong masyadong umasa. But if you want better shielding, you can always upgrade this to copper tape. Mura lang naman yun. Sa bridge naman, naka 6-point tremolo ito tapos maliit lang yung tremolo block niya sa likod. Well again, nasa sub 10k price point lang tayo, no? And then dito sa may trem cavity, wala na ring shielding. Okay, now let's do a tone comparison with the real Fender Stratocaster. Both guitars are set to the same pickup height, 464 sa bass side at 564 naman sa treble side. Yung sa humbucker, i-compare na lang natin sa Gibson para lang magka-idea kayo dun sa tunog kasi actually, wala namang signature tone yung Fender when it comes to humbuckers. So medyo gray area siya. But anyway, tara, let's hear it. So here's the frequency spectrum graph for the neck pickup ng Fermata ST1H against a Fender American Standard. White line is Fermata and red line is Fender. And okay, una sa lahat, props sa Fermata kasi malakas yung output ng neck pickup nila. So far, compared sa mga previous releases ng Clifton at Ligaya this 2024, mas malapit yung output nito sa totoong Fender. And the curve looks promising as well. Dumidikit siya eh. Medyo mas malakas yung warmth and body region niya, although dito sa may presence, may malaking boost siya. So take note nyo yan. May chance na ma-perceive nyo na matalim yung tunog dahil dyan. Now, in my observation, halos lahat ng mga budget strats, ganyan yung tone curve nila. Ang maganda dito sa Fermata, malapit yung output niya. Anyway, kahit na malapit yung curve, ang hindi talaga makuha ng mga budget strats na tinry natin is yung throaty sound ng isang Fender. And yung balance ng sound as well kapag ka nagbe-bend kayo or string to string. Well, I guess that's the part of the deal sa pagiging mahal ng Fender.
But then again, for a budget Strat Sound expectation, I find this curve better compared to other neck curves na we tried. Kayo nang bahala mag-check sa ibang reviews natin. Okay, humbucker naman tayo. Again, benchmark tayo with a Les Paul para lang may idea kayo. Oh, ayan, 'di ba? So sa output, nagma-match naman sila ng ST1H humbucker. Pero sa tone, mas manipes ito than a Les Paul. Kita nyo yung malaking warmth region ng Les Paul, wala yan dito sa humbucker ng ST1H. And then pagdating naman sa may attack and presence region, doon boosted itong ST1H. So again, this is just to give you an idea kung ano yung tunog ng humbucker nito, ha. Anyway, for Fermata's first try sa budget guitars, I think this curve is a good start. Ang importante is yung output, nakakasabay siya. Yung tone, matitimplan nyo siya afterwards. Kasi yung output, mararamdaman nyo siya agad kapag sinaksak nyo sa amp or sa pedals. Okay, now let's talk about my experience using this guitar. Tuning stability muna tayo. So Fermata claims na sineset-up nila ito talaga bago ipadala sa inyo. Well, apat yung pinadala nila sa akin, dalawa nakaset-up at dalawa hindi. And yung mga nakaset-up, yes, mas mababa yung action at walang fret buzz. Wala ring pinging sound sa nut kapag ka nagbe-bend ako. Well, hindi naman perfect yung tuning stability niya dahil bago rin yung strings nito, pero I didn't have to retune that much habang nagsushoot ng mga samples. Good job, Fermata! Anyway guys, kung hindi ganito yung setup ng ST1H na mabibili ninyo, may 6 months warranty kayo para may ayos lahat ng makikita nyong mga fret buzz or kung natataasan kayo sa nut. Sa neck shape naman tayo. Interestingly, masaya mag-chords dito, may chunk eh. Although minsan, nakakapagod siya. Doon sa kanta na To The Bone na puro bar chords yung ginagawa ko, nakaramdam ako ng konting pagod. Pero kapag ka nag-blues kayo katulad ng Pride and Joy or Hey Joe, may paghuhugutan kayo ng buwelo, so may sarap din siya. Now sa fret size naman, same lang sila ng mga ka-price range nito, yung maliit na stainless. Well, I wish it could be taller, pero tataas din yung presyo nun, syempre. So that's the Fermata ST1H, and for the price, 6,990 pesos. Well, 7,000. Pero pwede pa kayo magkaroon ng discount kapag ka nag-message kayo sa Fermata. So apat lang yung available colors nito, no? Vintage white, black, surf green, at yung favorite ko, itong gray. Kaso hindi siya nakasetup kaya hindi natin masyadong ginamit sa mga samples. Anyway, congratulations sa Fermata sa pagre-release ng inyong sariling brand. Happy gas guys! Ako si Pax. Hanggang sa muli, tugtog lang!